Kulang na kulang din ang classroom sa Susano Elementary School sa Quezon City, kaya ang ibang estudyante sa clinic, library at hallway na lang nagkaklase. Nakatutok live si JP Soriano. JP. Kara problema nga sa classroom, mga ilang idinadaing ng ilang gurong nakausap natin dito sa Susano Elementary School. Pero kara sa kabila ng ilang kakulangan na yan, ay nagsisilbing inspirasyon sa isa't isa ang kanilang eskwelahan. Halos mapuno ang covered court ng Rosa Susano Elementary School sa dami ng estudyante. Ang eskwelahan ang may pinakamalaking enrollees para sa elementary sa Quezon City. May halos 10,000 ang estudyante mula kinder hanggang grade 6, pati na ang SPED. Dahil dito, ang ilang kinder sections nagkaklase sa clinic, library at sa hallway. Siksikan din tuwing uwian dahil sa dami ng batang lumalabas at magulang na sumusundo. Oras na ng uwian dito sa Susano Elementary School at makikita nyo sa akin likuran ay napakaingay dahil nga inaantay ng mga magulang yung pag-uwi na kanilang mga anak. Pero sa kabila ng ingay na yan ay meron palang nagkaklase dito na kindergarten at dalawang section pa yan. Dito mapapansin nyo itong si teacher ay tuloy-tuloy lang sa pagtuturo sa mga estudyante. Sa kabila yan ng ingay sa labas, bukod sa may klase dito, meron pang isang klase ng kindergarten dito naman sa kabila kung saan nagtuturo rin si teacher sa mga kindergarten students. Hindi mo alam kung naririnig ng bata yung sinasabi mo kahit malakas na yung boses mo. Problema rin ang supply ng tubig sa buong eskwelahan. We are depending on the nawasa. Kailang sa laki ng eskwelahan, hindi talagang sufficient. Sana madagdagan yung aming water supply. Sa kabila nito, larawan pa rin ng inspirasyon ang eskwelahan. Ang grade 6 science teacher na si Dominic may kidney disease. Dalawang beses sa isang linggo siya kumagpa-dialysis pero hindi tumitigil sa pagtuturo. Ba't kaya kong magturo, magturo ako. Kung mamamatay ko sa pagtuturo, ngayon din proud ako doon. Inspirasyon din ang grade 1 student na si Sebastian. Totally blind pero mas tinais magklase sa ordinaryong grade 1 class. Ang kanyang teacher, gamit ang speaker microphones, ina-adjust ang teaching modules para mas maintindihan ni Sebastian ang leksyon. So lahat ng lesson, ibibigay yun kay teacher niya, tapos pag braille na, yun na. Nang tanungin ko kung ano ang pangarap ni Sebastian. Maging doktor. Ang classroom shortage malapit nang masolusyonan. Ang three-story building na Susano College na ilang taon ding hindi nagamit ay pormal lang ibinigay ng city government sa Susano Elementary School. Kara by July daw ay inaasahang formal lang magagamit ng Susano Elementary School ang Susano College building at kani-kanina lamang mga bandang 6:30 PM ay umalis na yung last batch ng mga nagklase rito. Kara? Maraming salamat, JP Soriano.